RP Max Vlogs. Pakitala po yung kanilang official YouTube channel po, mga Kalinga. Alright, welcome back to our channel. This is RP Max Vlogs once again. Mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga Kalingap, mga kapatid. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening, kung nasaan man po tayong dako sa mundong ito. Mega love shoutout din po no sa ating pambansang kuya, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, and Ma'am Edna. At sa mga kasamahan ko din po sa koos ay binabati ko din po guys. Okay? At bago ko po makalimutan, kung sino man po sa atin ang hindi pa nakapag-subscribe no, kay Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, and Ate Edna Vlogs, at samahan ko din po sa koos, ay padalaw na lang po guys ang aming mga channels para masuportahan po natin. At huwag pong kalimutang pindutin ang bell icon notification para updated po kayo kung may mga bagong upload po kami. Okay? So, ngayon po guys, ang bibigyan ko po ng reaction since hindi po namin pwedeng gawa ng reaction ang video ni Kuya Val unless naka 24 hours na po ito. I decided na ang bibigyan ko po ng reaction yung isang Kalingap supporter na nag-comment po siya no sa video ko na tungkol nga dito sa mga nag-donate no, baka donor yata ito. Unfortunately, hindi ko lang nakuha ng screenshot yung kanyang comment. Pero ang point po niya, sa nilagay ko nga po diyan sa thumbnail no, sabi nga ang perang ayuda ay para lamang sa kapakanan ng pamilya at hindi dapat mapunta sa bisyo o sa jowa. Okay? Ang sinabi po nung nag-comment, ang pinaka-point po niya, ang pera po guys, ay yan po ay pinaghirapan. Kung nagtatrabaho po kayo sa abroad, hindi po pinupulot ang pera, hindi po pinupulot ang dollars no sa abroad. Talagang mahirap po ang trabaho sa abroad no, maaga kang gumising and then yung iba no nag talagang ano yan no, babiyahe pa ng malayo yung iba, and then nandoon din yung risk no kung nasa Canada ka, lalo na pag winter, talagang ano mahirap no, pronto accident. So talagang ano, nandoon yung risk para lang makapasok ka sa trabaho, and then maaga kang gumising, talagang yung ibang trabaho risky pa. Okay, ngayon kung ikaw isang nurse, sa panahon po ngayon, napaka-risky po ang trabaho nila although they are being paid well, no? Nandoon din yung risk kasi posible po silang magka-COVID, no? Magkakaroon ng coronavirus. Dahil sila po yung exposed. Then kung ikaw naman po isang salesman, eh nandoon na din po yung hirap, no? Lahat ng hirap din maranasan mo din po. Kung nagtatrabaho po sila sa bahay, yung mga kasamahan po natin, mga Kalingap supporters na mga kasambahay, mahirap din po. Ang pagkaalam po natin guys, natutulog po yan sila minsan 4 hours lang in 24 hours. Ganon po kahirap ang trabaho nila. Ganon pa man, no, pinagsikapan nilang makatulong sa programa ni Kuya Val. Okay? Nagdo-donate po yung mga yan. Okay? Nagdo-donate, no? Kung hindi man financially, time, effort, no? Yung pagpapanood, no, ng mga videos ni Kuya Val, ni Kalingap Rab o Ma'am Edna o sa Kalingap, no? At yung hindi pag-skip ng ads, talagang alam po natin yan, effort po talaga yan. Okay? Tapos ngayon, makikita nila na itong inaayuda kay o binibigay kay Ate Maylene ay napunta lang sa bisyo. Alam po natin guys, no, nasa mga vlogs na po yan, na umiinom po si Ate Maylene. At nagkaroon na din po ng boyfriend, no? Sa nasabi nga natin, at ito'y isang karpintero. Okay? So, siyempre, yung mga nagdo-donate o yung mga nagsusuporta, no, sa Kalingap ay masama po ang kanilang loob, no? Especially naman siguro yung mga talagang sponsors na nagpapadala ng pera directly ay sasama po talaga ang loob nila na makita nila na ganun po yung pinaggagawa ni Ate Maylene. So, I hope itong si Ate Maylene ay wag namang mawala ng sponsors kasi kawawa po siya. Okay, pag nawalan po siya ng sponsors, okay, nandiyan naman si Kuya Val, nandiyan naman si Kalingap Rab na siyempre no, tutulong, pero talagang hindi rin po maganda. And I don't think no, si Kuya Val itotolerate po si Ate Maylene, and even si Kalingap Rab, I don't think na itotolerate niya na itong si Ate Maylene
ay gumagawa na ng bisyo at yung pera na ibibigay niya ay mapunta lang doon sa bisyo o mapunta lang sa lalaki. Kahit na sinabi po niyang kahit na anong desisyon ang gagawin mo, Ate Maylin, susuportahan ka namin o susuportahan kita. Ang sinabi naman po ng ang ibig naman po sabihin ni Kalinga Prab doon, kahit magkaroon man ito ng asawa, okay lang. Kung magkaroon man siya ng boyfriend, okay lang. Pero not to the extent na yung pinang-ayuda niyang pera ay mapunta doon sa lalaki. Siyempre, ibang usapan na po yun. Siyempre, ang expectation po ni Kalinga Prab o Kuya Val, once na nagbigay po sila ng ayuda, ay para po yan doon sa mga bata. At alam po natin guys, for several days, 3 days at saka yung may 10 days na lagi po itong wala si Ate Maylin. Okay? Now, dina-justify po natin yun na nagbantay po siya sa ospital kasi yung po yung sinabi niya. Pero sa mga nangyayari nga po ngayon, parang nakapag-isip-isip po tayo na mukhang nagsinungaling yata ito si Ate Maylin. At may pinakita nga po siyang resibo doon sa video ni Kalinga Prab. Yun naman ay bill pala ng kuryente. Okay, at hindi naman bill ng ospital. So, yun, parang napaikot, no? Napaikot na tayo ni Ate Maylin sa kanyang mga ginagawa. At siyempre, no, yung ating mga Kalingap supporters ay napaka-wise po ang mga yan, no? Kung mag-obserba ang mga yan, matindi po. So, sila mismo, sa mga comments nga nababasa ko, no, sila mismo na-realize po nila na mukhang gumagawa na ng kasinungalingan itong si Ate Maylin. At hindi na po ito nagsasabi ng totoo kay Kuya Val o Kalinga Prab. Okay? So sana, hindi pa naman huli ang lahat. Hindi pa naman huli ang lahat na si Ate Maylin ay magbago. Okay? At kung may pera na ibigay sa kanya, dapat pangahalagahan niya. Kasi hindi po yan basta-bastang pinulot. Okay? Ng mga sponsors sa abroad. Yun nga po, no, yung binigay ng sponsor, talagang nag-represent po yan ng sacrifice. Okay? At imagine guys, sa nabanggit ko nga po, 10%, no, yung ibang sponsor, 10% of their salary ay talagang ginagamit po nila para makasuporta sa Kalingap, no. At yung ibang mga sponsors ni Ate Maylin, hindi po natin alam, no, kung ilang percent. But kahit na ilang percent yun, the point na nagsuporta sila para kay Ate Maylin ay dapat pangahalagaan ni Ate Maylin. Yun ay para sa mga anak niya. Okay? Para sa kapakanan, para sa future ng mga anak niya. At hindi para maglasing-lasing po siya o kasama yung kanyang boyfriend. So, ganun na din po yun. Maglasing siya, kasama yung boyfriend niya. So, napunta na sa bisyo. So, yun po ay masama po talaga. Sasama po ang loob ng mga sponsors at kahit sino naman ay sasama din po talaga ang loob kung gano'n na po yung gagawin niya. And hindi din po papayag si Kuya Val o Kalinga Prab kung gano'n na po ang gagawin ni Ate Maylin. Kahit naman ang mga viewers guys, no, tayong mga viewers, lagi nating kinakampanya sa mga supporters ni Kuya Val o Kalinga Prab o Ma'am Edna. Na pag nanood po tayo ng videos nila, please, lagi po nating sinasabi na huwag po nating skip ang ads. Okay, so may mga wifi connection sa bahay. It's just a matter of time, no, na napanoorin mo yung video o ko yung ads. Pero sa mga iba na nasa Pilipinas na naglo-load lang, no, ay pera po 'yan, no. Pera po 'yan na hindi ka mag-skip ng ads. Minsan may ads na nanood ako video ni Kuya Val, minsan ang ads 45 minutes. So hayaan kong mag-play sa isang phone, kukuha ako ng isang phone para doon ako makapanood na naman. Okay? So, sa mga nasa Pilipinas, talagang ano talaga yan? Sacrifice at talagang gagastos ka talaga. Okay? Tapos ngayon, hindi ka nag-skip ng ads kasi tinutulungan mo si Kuya Val o si Kalinga Prab. And then at the end, malalaman mo na yung pinang-ayuda ni Kuya Val o Kalinga Prab napunta lang sa walang kwintang bagay. So, sino ba naman ang hindi sasamaan loob? Okay? Kaya sana ang wish po natin ay hindi pa naman huli ang lahat. Sana magbago si Ate Maylin. Okay? At kung yung lalaki, yung kanyang boyfriend, kung talagang mahal siya, dapat siya na mismo ang magsabi kay Ate Maylin na huwag pabayaan ang kanyang mga anak. Okay? So, yun dapat ang gagawin ng lalaki. At sana
maganda ang hangarin ng lalaki. Yun ang dapat siguraduhin ni Ate Maylene. Okay, although personal na po niya yun, lagi po nating sinasabi yan, personal na po yun, nakafocus lang po tayo guys sa kapakanan ng mga bata. Kasi ang pangit po o hindi na po maganda kung si Ate Maylene panailabas at yung mga anak niya ay napabayaan. Sa mga nag-comment nga din po, pwede talagang kasuhan si Ate Maylene. Sabi nga nung iba, ng mga nasa US, kung nasa Amerika yan, wala nang madatnan si Maylene na anak. Dadamputin, isang oras lang yan, dadamputin agad ng mga social worker. Okay, sa atin sa Pilipinas, actually ganun din po yun. Kung meron lang pong concerned citizen, kahit sino, kapitbahay, o kung sino po dyan sa Daet na magsumbong sa DSWD, pipirma lang po siya doon na siya ay isang concerned citizen at itong mga anak ni Ate Maylene ay napabayaan. Dadamputin din po yan. Okay. Isang concerned citizen lang po ang kailangan na pumunta sa Daet at manumpa siya doon na siya ay isang concerned citizen. Dadamputin at wala na din pong madatnan si Ate Maylene. At makakasuhan pa siya ng child abuse. Dahil nga iniiwan niya ng matagal yung mga anak niyang maliliit pa, walang pagkain at andungis-dungis. Okay? So, yun lang po guys ang reaction natin sa mga nag-comments at saka especially nga dito na isa yata itong sponsor na nag-express lang po siya ng sama ng loob. Parang sabi nga niya, nakakasama ng loob, nagdo-donate ka. Buti sana kung pinupulot mo yung pera sa abroad. Eh, ang hirap-hirap kayo dito sa abroad. Sobrang lamig, kailangan mong pumasok sa trabaho na ang sama ng loob mo. Minsan may sakit ka, pinipilit mong makapasok sa trabaho para hindi ka ma-absent. And then, siyempre, gusto mong makadonate sa Kalingap. Tapos malalaman mo yung perang dinonate mo napunta lang saan. Although, hindi naman sa naglagay po tayo ng string no as condition. Hindi naman sa ganun, pero siyempre, si Kuya Bal, alam po natin guys, mga Kalingap, mga kapatid. Pag nalaman po ni Kuya Bal na ang isang tao, isang matanda na ninigarilyo, sinasabihan po talaga niya na tigilan na yung paninigarilyo. Kasi hindi po siya tutulungan ni Kuya Bal. At lalo pag nagiinom. Okay? Sinasabihan po niya. Okay? And then, naalala ko noon may isang matanda no, sa tabi ng dagat. Hindi na po binalikan ni Kuya Bal yun. Kasi nga, ang lakas manigarilyo. So, walang ganang tumulong si Kuya Bal nga sa mga ganun. Kung maraming bisyo ang isang senior citizen. Yun lang po guys ang reaction natin. At maraming salamat po no, sa inyong pagsuporta, sa inyong pag-likes, pag-comments, sa hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat po. Bago ko po end itong video na to, meron lang akong isa-shoutout. At kung pwede po guys, no, pa-support na lang po. Ate Felicia'ng vlog, isa pong Kalingap donor. Siya po ay sumusuporta sa mga Unicap members. No, kung may mga kailangan, siya po ay nagtrabaho sa Hong Kong, isang OFW, kasambahay. At 10% po talaga ng sahod niya, kasi hindi pa naman siya sumasahod sa YouTube. 10% po ng sahod niya, talagang tinutulong po niya sa tao o sa mga Kalinga partners. Okay? Depende po sa need, no? So, pa-support na lang po, guys, Ate Felicia'ng vlog. And then, mayroon pang isa, guys. Ito po'y commander ni Marcos, no? Mrs. po siya ni Marcos TV Channel. Nag-message po siya sa akin. Sabi ko, ano bang may tulong ko? Sabi ko, sige. Siya po'y nagba-vlog na, no? Sa Kapalunga. Makikita niya po sa vlogs niya. Marami na po siyang mga na-vlogs, no? Mga ginagawa po nilang charity dyan po sa Kapalunga. Ang nakikita ko po sa kanya, yung mga views po niya mababa. At saka yung subscribers din niya, mga 2,000 plus pa lang. So kung okay lang po guys, madalaw po natin, masuportahan po natin, Commander ni Marcos. So kung pwede po, padalaw at para masuportahan po natin. Yun na po guys ang reaction video natin. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Sa inyo walang sawang pagsubaybay po ng mga videos namin. So keep safe kung nasaan man po tayo. God bless us all. I love you. Bye-bye.